Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Pag-usapan natin si Stephen Curry. Last season nga ay maliwanag na si Curry na ang pangatlo sa pinakamagaling na point guard sa NBA o kaya naman sa Western Conference dahil si Luka Doncic na nagtapos sa may average na 34 points, 9 rebounds and 10 assists per game at si Shai Gilgeous-Alexander na may average na 30 points, 5 rebounds, 6 assists and 2 steals per game ang nagtapos bilang second and third sa MVP voting at sila din ang pinangalanan bilang starting guard sa West All-Stars at nalipat naman si Curry sa bench role. Ang dalawang young guards din na ito ang napabilang sa All-NBA first team na dating shoe-in na sa usapan na yan si Curry. Kaya naman patungo sa season na ito ay inaasahan na pareho lang ang mangyayari dahil papasok na nga si Luka at SGA sa kanilang prime years habang si Curry naman ay may edad ng 36 years old at normal lang nga na magkaroon na siya ng decline. Ganun pa man ay mukhang gusto nga ni Curry bawiin ang titulo ng best point guard in the NBA. Sa back-to-back games ay parehong tinalo ng Warriors ang OKC Thunder at ang Dallas Mavericks. At sa both games ay sinapawan niya nga ang dalawang bagitong player na ito. Laban sa OKC ay gumawa si Curry ng 37 points, 5 rebounds and 7 assists on 56% shooting sa field and 7 three-pointers din ang meron siya. At laban naman sa Dallas Mavericks ay nagtala siya ng 36 points, 6 rebounds and 9 assists and 2 blocks. And 52% din siya mga kaibigan sa field at may kasama din niya na 5 three-pointers. Including ang 12 straight points to end the game. Posibleng magtapos nga sa season na ito na may mas magandang stats si Luka at SGA subalit pinapakita nga ni Curry ngayon na tatapatan niya pa din o hihigitan ng mga bagitong player na ito sa kanilang mga head-to-head matchup. At kung magpapatuloy nga ang standings ngayon sa West, posibleng si Curry at SGA ang maging starting guard sa West All-Stars at malipat naman si Luka Doncic sa bench role given na mababa nga sa ngayon ang record ng Mavs at sa Chase Center paggagawin ng All-Star Weekend. Sa palagay nyo ba ay si Stephen Curry na ulit ngayon ang best point guard sa NBA? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Minnesota Timberwolves. Kahapon nga ay natanggap nila ang pangatlong sunod na talo matapos sa talunin sila ng tanking Portland Trailblazers na walang Anfernee Simons at DeAndre Ayton sa back-to-back game sa pangunan ng rookie Donovan Clingan na gumawa ng 17 points, 12 rebounds and 8 blocks at 33 points si Shadon Sharp. Ngayong season nga ay solid naman ang pinapakita ni Anthony Edwards. May average siya na 27.8 points, 5.2 rebounds and 3.8 assists per game on 46% shooting sa field. Disente din si Julius Randle at gumagawa ito ng 20.2 points, 7 rebounds and 4.2 assists per game on 52% shooting sa field at 15 points and 4 rebounds per game naman mula kay Naz Reid. Solid stats nga ang pinapakita ng kanilang 3 main players, subalit may record lamang sila na 6 wins and 6 losses. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?